ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng mga handog. 38 kabanata. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. 7 talampakan ang haba nito. 7 talampakan din ang lapad. At 4 talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa 4 na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar, at inilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng 4 tanso at ikinabit ito sa 4 ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusuksukan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Ang paggawa ng plangganang hugasan. Pagkatapos, gumawa sila ng tansong planggana. Ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang paggawa sa bakuran ng toldang tipanan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan at pinalibutan nila ito ng mga kurtina na pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikinabit nila ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok din sa 20 pundasyong tanso. Ang kinabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. At nakakabit ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok naman sa 10 pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22.5 talampakan ng haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22.5 talampakan ng haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi at pilak naman ang mga kawit at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ang haba nito ay 30 talampakan at 7 talampakan ang taas. Katulad ng taas ng mga kurtina na nakapalibot sa bakuran. Ang kurtinang ito ay nakakabit sa 4 na nakatuksok naman sa 4 pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang sambahan, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito ayon sa utos ni Moises. Ang gawaing ito ay pinamahalaan ni Itamar
na anak ni Aaron na pari. Ang namamahala sa pagpapatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo at magburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuuang timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay 1,000 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang ng pilak na naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May 603,550 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. Ang 3,500 kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng 100 pundasyon ng tolda at ng mga kurtina. 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 20 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tansong inihandog sa Panginoon ay mga 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng toldang tipanan. Ang iba rito'y ginamit sa paggawa ng altar na tanso, ng parilya nito, at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito, at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito.